tunog ng engine ay napaka low power siya natin. Yun guys, usapang low power na naman tayo ngayon. Ang unit natin Isuzu Purecil 1, fully electronic, so low power yung problema. Tingnan natin dito kung ano ba yung makikita natin. Observe lang muna natin dito sa panel gauge, so pandarin muna natin. Yun guys, ang problema natin ngayon ay low power siya, so hindi na rin gumana yung RPM niya. Pero ayan, dito lang tayo mag-observe. I-pull up ako yung pedal natin. So ayan, yung tunog ng engine ay wala, napaka low power siya. So hindi nagagalit yung engine natin. Ayan. So ito yung titingnan natin ngayon kung ano ba ang problema dito. Ang gagawin natin dito ay babalik natin yung RPM at saka yung power niya. Gigit, wara din. Short big gear mo itong uban. Gila, pull apak daw, pull apak. Gika buta, pull. Nakita natin na yung engine ay kulang napakating power. Gagalawin ako dito. So, observe natin kung ano yung mangyayari. Sobrang high kick na ng sasakyan na to. Nandito na yung accelerator niya. Pwede na pala itong patakbuhin ang nakataas yung cowl. Dito ka na lang hahatak sa accelerator. Talo yung mga German car dito dahil iba yung accelerator pedal niya. Bumibirit pa talaga siya pag pinindot. Ang gagawin natin ay tanggalin muna natin to. So ayan, observe natin bakit nag-accelerate siya dito. Observe natin ulit. Pandara daw, pandara. Talo pa yung mga German cars dito sa sobrang high-tech ng sasakyan. Try natin ibirit ulit kung nandito pa rin ba yung accelerator pedal natin. Observe natin yung mga wiring. So ayan, try natin. Nakaka-amazing talaga ang sasakyan na to. Iba talaga yung skills niya. Ay, tanggalan na. Ay, tulungan. Tulungan. Gagawa natin to ng paraan para maayos ang problema na to. Tanggala sa rin ko lang. Tanggala, tanggala. Hindi na natin kailangan ng scanner dito. Huhulaan na lang natin kung ano ba yung problema. Huwagin yung hiccup. Ano yun, no? Tinanggal muna ng kasama natin yung mga nakakabit na bolt sa ECU. Muna yung katilde na gano'ng kawana. Luyab na kawana. Ang ginawa ko dito ay dahan-dahan ko lang na tinanggal yung sakit ng ECU. Dahan-dahan lang kasi dapat to, baka masira yung sakit. Ito kasi yung kadalasang nasisira kapag hindi tama yung pagtanggal. Napaka basic lang tong trabaho natin ngayon. Hindi naman to gaanong komplikado, kaya kahit kayo ay kaya nyo naman gawin ng ganito. Kahit driver lang kayo, hindi kayo mekaniko. Tapos ang ginawa ko dito ay ayan, may nag-grounded kasi dito. Nagdikitan yung tatlong wire, kaya ang nangyari ay pinutol ko na. So ayan, kita natin yung mga wire, kulay blue at kulay black at saka kulay red. Sa mga nagtatanong bakit nag-grounded to, siyempre ganito talaga yung mga kumo na nangyayari, lalo na sa mga ganitong klaseng sasakyan na converted na. Marami na kasi posibleng dahilan kaya maging grounded yung mga wirings natin. Ang ginawa ko lang dito ay ayan, nagputol ako ng mga wire. Dahil hindi naabot yung original na wire natin, ay dudugtungan na lang natin ito. Sobrang napakadali lang talaga itong trabahuin. Ang dapat lang nating tandaan dito kapag nag-DIY tayo,
dapat yung sasakyan natin ay may dala-dalang fire extinguisher para kahit anong mangyari ay hindi magiging panggatong yung sasakyan natin. Kaya ngayon, pagkatapos nating mag-wiring dito, lalagyan natin ng fire extinguisher yung steering wheel natin. Dito nga ay tapos ko nang mapanitan yung tatlong wire. So, ayan, kita natin. Tandaan lang natin ang kulay ng tatlong wire na to. Dahil ito na yung huling bisis natin to na makikita bago pa ito magiging panggatong. Pero hindi rin naman to basta-basta na masusunog. Saka lang naman to uusok kapag ka na, ang takbo natin ay umabot na ng 100 kph. Magagamit talaga natin yung tinuro ni Cardo Dalisay dito. Dito nga ay tapos na nating iduktong yung mga wire natin. At nilagyan na lang natin ng electrical tape yung mga harness natin. Para sigurado talaga na hindi na ito mag-grounded pa ulit. Lutan. Dito nga ay napaka-safety na nung mga wirings natin. Naka-seatbelt pa nga yung harness natin dito. Pagkatapos ay binalik ko na yung ECU. Kita natin na isa lang yung lock ng socket. Siguro ay nawala na yung isang lock nito. Kaya wala na tayong paki doon kasi nawala na yun. Wala na tayong magagawa. Ang importante lang sa atin dito ay maibalik natin to at maging okay yung andar para magkapira na naman tayo. Para may pambili na tayo ng bigas at kunting alahas din. Mura lang naman kasi yung singila natin dito. Yun bang pag narinig niya yung bill natin ay mapapatanong siya sa atin kung saan ba yung bangko dito. Ito yung nani, petrol box kay Kuan. So ayan, na-sit up na natin. Sobrang napaka-easy lang. Install the bolt. Pagkatapos nga ay nagligpit na ako ng mga tools dito. Balik niya kapiling konti oh. Napakadali nga lang na ibalik nung kasama natin yung mga tinanggal na parts. Hindi ko lang alam bakit maraming bolt yung bulsa ng kasama natin. Get out, start! Makikita na naman natin ngayon kung anong resulta ng mga panghuhula natin. Observe natin to. Ang gagawin natin ay gagalaw-galawin natin to ulit kung may RPM pa rin ba dito. So ayan, nawala na yung accelerator pedal dito. Ito, RPM. Ay, down, down, down. Bilaha, bilaha. Sa wakas ay isa na lang yung accelerator pedal natin. Nawala na yung accelerator pedal sa ilalim. Dito naman tayo. Tingnan natin kung ano na yung resulta. Yan. So, tingnan natin dito kung okay na ba yung RPM natin. Ayan, kita natin na may RPM na siya. Try nating i-RPM. So, ayan, umabot siya ng 4,000 RPM. Obvious na yung low power natin na goodbye low power na. Ang ginawa ko lang muna dito ay nirutis ko kung magagamit ko ba yung fire extinguisher na nilagay ko sa steering wheel. Patatakbuhin ko lang to ng 100 kph. Pag umusok na ay magagamit ko na yung tinuro ni Cardo Dalisay dito.